Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Hindi titigil si Giselle hanggat hindi nahuhuli ang mga taong kumidnap at tumulak sa papa nila, kaya nakiusap si Giselle na bilisan ang paghahanap ng mga ebidensya. Malakas kasi ang kutob ni Giselle na may kinalaman si Moira at Zoe sa pagkidnap kay Lolo Pepe, kaya lang wala siyang sapat na ebidensya para madiin ang mag-ina. Mas lalong lumakas pa ang kutob ni Giselle na may kinalaman talaga si Zoe sa pagkidnap nang sabihin ni attorney na pinapatanggal siya ni Sir Pepe sa last will and testament. Doon pa lang nagtaka na si Giselle kung bakit in a last minute biglang gusto ng papa nila na tanggalan ng mana si Zoe at sa araw pa yun ng pagkawala ng papa nila. Ayon kasi kay attorney, tinawagan siya ni Lolo Pepe dahil gusto niyang tanggalin na si Zoe sa last will niya. Ang problema, hindi na pirmahan ni Lolo Pepe ang revised will. Ibig sabihin, may mamanahin pa rin si Zoe kung hindi na magigising si Lolo Pepe. Kaya todo bantay si Giselle sa papa nila sakaling may magtangka sa buhay ni Lolo Pepe. Nabuhayan ang pag-asa si Giselle nang sabihin sa kanya ni Police Officer Mark na may nakausap silang witness na nakikita ng kotse na lumabas sa hideout ng mga kidnappers. Ang panalangin lang ni Giselle, sana si Moira na ang makita sa CCTV footage na lumabas sa hideout dahil siya lang naman ang prime suspect ni Giselle sa pagkidnap sa papa nila. Hanggang sa makakuha ng CCTV footage si Officer Mark at ipinakita kay Giselle ang sasakyan na lumabas sa hideout ng mga kidnappers at tumigil ang mundo ni Giselle. Sapagkat tandang-tanda ni Giselle na si Moira ang nag-drive ng sasakyan mga ilang araw na bago mawala si Lolo Pepe, kaya lang hindi pala si Moira ang totoong may-ari ng kotse. Dahil ayon kay Officer Mark, si Nerissa ang totoong may-ari ng kotse, ang best friend ni Moira. Kaya dali-dali silang sumugod kay Nerissa para maipaliwanag ang side niya. Dumating na nga ang kinakatakutan ni Nerissa ang madamay sa mga krimen ni Moira, kaya nasabi niya na hindi siya ang nag-drive dahil ginamit lang ng mga kidnappers ang kotse niya. Siguradong magpapalusot si Nerissa at sasabihin niya na ninakaw o nirentahan ang sasakyan niya dahil hindi niya kayang ilaglag ang best friend niyang kriminal. Ang hindi alam ni Moira, may isa pa palang eyewitness na lumapit sa mga kapulisan dahil nahagip ng dashcam nila ang pagtulak ni Zoe kay Lolo Pepe sa tulay. Nakaagad namang ipinakita ni Officer Mark kay Giselle ang dashcam footage ng sasakyan ng witness at biglang gumuho ang mundo ni Giselle sa kanyang nakita. Sa isip ni Giselle, confirm na si Zoe nga ang tumulak sa papa niya. Kaya pala napansin ni Giselle na parang may kinakatakutan si Zoe, yun pala may nagawa siyang krimen. Makukulong na kaya si Zoe dahil bistado na ang pagtulak niya kay Lolo Pepe? O malulusutan na naman ng mag-ina ang krimen nila dahil magtatagal pa ang serye? Abangan.